Philippines, and hello world. Welcome to the Asia's World City, Hong Kong! Ang tanong, ikaw ba ay isang domestic helper dito sa Hong Kong at gusto mong mag-apply ng new visa with the same employer? Number 2, gusto mo rin bang malaman ang mga step-by-step procedure para makakuha ng visa sa Hong Kong? Well, ang video na to ay para sa iyo. So, bago ang lahat, welcome back to HK Channel. And if you're new to my channel, please click like, subscribe, and hit the notification bell to keep you updated. So, hindi ko na patatagalin pa. Ano-ano nga ba ang mga requirements para kumuha ng visa dito sa Hong Kong? Number 1, pupunta sa immigration 2 months before the date of expiration sa visa mo. Tapos, pagpunta mo doon, kumuha ka ng yellow book. Ano ba ang yellow book? Ito po yun. Ito po ang yellow book na kukunin mo sa immigration. Inside sa yellow book na ito ay may laman na pipil-upan ng amo mo at ng helper. So, ito ang mga requirements para makakuha ka ng visa. Number 1, pilapan ng amo itong undertaking of employer tungkol ito sa COVID. Na pagbalik natin dito, sila na ang bahala sa pag-quarantine sa atin. Tapos, ito, pipilapan ng employer nyo. At ito naman, pipilapan mismo ng helper, domestic helper. So, ito ang mga requirements. 1, 2, 3. At syempre, importante po ang kontrata. Ito. May tatlong kontrata ito. Apat. May apat na kontrata ito. Bibigay mo ang isa nito sa immigration. Tapos, passport. Passport mo. Passport. Tapos, photocopy ng passport nyo. Ito. With signature. At tapos, HKID. Tapos, mas better po talaga na meron kayong appointment para madali yung lakad nyo. Ito. So, ayun na nga po. Para hindi kayo maguluhan, ilalagay ko dyan yung requirements, yung isang page at stop nyo lang para makopy nyo mismo yung mga requirements. So, ano-ano nga ba ang mga step-by-step procedure? So, ang ginawa ko, pagpunta ko doon sa immigration, nagpunta ako doon sa counter. Sa counter, binigyan ako ng ito. Ito. Para siyang QR code. Remember po, importante po talaga magdala ng cellphone. Bakit? Kasi dito sa QR code, malalaman mo kung anong number ka na pwede magbayad. Kasi hindi na uso doon yung upo-upo sa kilid ba? Kilid? Upo, mayroong upuan, wala ng upuan doon. I-scan nyo lang tong QR code na binigay nila, tapos tatawagan ka, or kung hindi mo mamalayan, tawagan ka na ikaw na ang susunod na i-entertain. Tapos, importante rin ito, sapagkat dito mo malalaman kung anong counter ka magbayad sa visa mo. So, importante po talaga na magdala ng cellphone. So, I think yun lang po ang mga requirements. Pwede mo siyang makuha in one day. Kasi one day ko lang to nakuha ang visa ko. So ayun na nga po. If nagustuhan nyo ang video na to, at if nakatulong sa inyo, please click like, subscribe, and hit the notification bell to keep you updated. So thank you so much for watching. Enjoy your day.
Bye bye.